Kamusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Ngayon ay pag-uusapan natin ang naging desisyon ni highly recruited Phil-Am Jalen Green. At kung kayo ay bago pa lang sa channel nating ito, ay pahiklik na din ang subscribe button at notification bell sa ibaba ng inyong screen para lagi kayong updated sa mga latest sports news sa channel nating ito. Kamakailan lang ay marami ang nag-abang sa kung saan nga ba maglalaro ang highly recruited Phil-Am na si Jalen Green. Si Green nga ang number 1 rank sa class of 2020 ng ESPN. Kaya bibilib ka din talaga dito, especially when you see his highlights. At kanina ngang madaling araw, oras sa Pinas, he already announced that he will play in NBA G League instead of playing in NCAA. He made this decision or announcement a day earlier than expected. But 2 hours before his announcement ay may nag-leak ng information online that he will play in NBA G League. I'm sure maraming college teams ang nanghinayang tulad ng Auburn, Memphis at Oregon. May balitang $500,000 daw di umano ang offer kay Jalen sa NBA G League. Aside from that ay meron pa siyang endorsement para sa isang sapatos. Kaya aabot ng 7 digits ang kanyang kikitain. Kaya naman biglang yaman kaagad ang high school prospect na ito. Kaya hindi mo rin naman siya masisisi. Practical lang, ika nga. Narito nga ang maiksi niyang interview. Well, at the end of the day, it's been a crazy, exciting journey for me and my family. A lot of opportunities have came, but you know, the ultimate end goal is to get to the NBA. And so, with that being said, I decided to partner with the NBA G League's new team for elite players. On the other hand, isang analyst naman na nagsabing posibleng sumunod kay Green ang ilan pang mga high school prospects, kabilang na dyan ang ating pambatong si Kai Soto. Until now, ay hindi pa din committed ang ating pambato sa anumang college team at may balita pang hindi ito maglalaro sa NCAA. Bagkos ay mag-focus ito sa kanyang training bago siya magpa-draft sa NBA. Ngunit wala pa itong kumpirmasyon hanggang sa ngayon mula mismo sa kanya. Kaya stay tuned lang tayo sa maaari pang pwedeng mangyari. Thanks for watching, keep safe everyone at God bless mga katropa.